Pag-usapan naman natin ngayon, alagay ng panahon at makakausap natin si Anna Noren, weather forecaster mula sa Pag-asa. Anna, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito pong update natin sa binabantayan natin bagyo si Betty. Nasa layong 570 kilometers northeast ng Isbayat, Batanes. Yung kanyang taglay na lakas ng hangin umaabot sa 100 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 125 kilometers per hour. Wala na po tayong nataas sa tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi na ating bansa. Sa kasalukuyan, minomonitor pa rin natin yung ating southwest monsoon o habagat na magpapaulan sa may kanlurang bahagi ng southern Luzon at Visayas. Expect po natin ang moderate to heavy na mga pag-ulan sa bahagi ng Occidental Mindoro, sa may northern Palawan, kasama po dyan ang Kalamian, Cuyo Islands, pati na rin po sa may bahagi ng Antique. May mga moderate to heavy rin po tayo ng mga pag-ulan na inaasahan. Pero dito sa Metro Manila, sa lalabing bahagi pa ng Luzon at ng Visayas, magiging maulap po yung ating kalangitan na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan. Sa Mindanao naman, generally fair weather or maaliwala siya ating panahon dyan, ngunit maghihanda pa rin sa thunderstorm pagsapit ng hapon at gabi. At yan po ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito po si Anna Claren. Magandang umaga. Anna, pwede magtanong. So, sa mga lugar na nakaranas na matuloy-tuloy na pag-ulan, hanggang kailan aasahan ang ganitong klaseng lagay ng panahon? Sa may bahagi po ng Batanes, Babuyan Islands, ay unti-unti na po natin aasahan yung improving weather condition sa mga susunod na araw. Lalo na in-expect natin na lalabas na po natin area of responsibility si Betty ngayong hapon. May namamataan ba tayong susunod na sama ng panahon pagkatapos ng bagyong Betty? Sa ngayon po, may mga minomonitor po tayong low pressure area sa labas na ating area of responsibility. Pero hindi pa naman po natin makikita na magiging bagyo within the next 24 to 36 hours. At sa ngayon, wala naman po tayong low pressure area na makaka-apekto po sa ating bansa. Opo. Kumusta ang monitoring ninyo sa pagpasok ng El Nino sa bansa? Tayo ba'y makakaranas na matinding init na ng panahon? June, July, August po, yan po, posible na po tayong makaranas ng El Nino phenomenon. Pero yung epekto nito, posible ay by October pa po na kung saan nakikita natin na posible pong yung ilang areas na ating bansa ay makaranas ng below normal rainfall condition. Thank you, Anna Claren, weather forecaster ng Pag-asa.